Good morning mga kamamaw. Papashare muna natin si Legend. Ilalakad-lakad ko lang kasi gusto ko talaga kasi mapokus si Legend tsaka si Hera ngayon sa labas habang maganda pa yung panahon. Si Legend, kay Legend ko muna i-start kasi ang tagal din naman na hindi sila nakakapasyal mula nung nanganak si Hera. Tsaka naano ako yung parang naano yung diwa ko mga kamamaw kasi madalas ako nanonood nung kay Cesar Millan. Yan. Ang daming videos ko na napanood na grabe. Makikita mo makukumpirma yung behavior ng alaga natin sa mga alaga nung mga tinrain niya mga kamamaw. Masabi kong mas worse yung mga nasa video. Yung sa akin naman kasi mga kamamaw, si Legend at si Hera, okay naman talaga yung sa tao. 101% okay sila sa tao. Ang gusto ko lang baguhin kila Legend at Hera kasi nga hindi nga madalas nakakalabas is yung parang masyado silang excited. Gusto ko yung matutunan from Cesar Millan yung bagay na parang gusto ko maging kalmado palagi yung aso natin. Yung alam natin paano kontrolin yung mga alaga natin, lalo na pag yung nandun sila sa point na parang na-excite sila, paano ba i-handle. Sobrang dami kong natututunan pag pinapanood ko si Cesar Millan. So ngayon mga kamamaw, si Legend is iwawa ko lang. Sanayin ko lang muna siyang masocialize ulit. Sanayin naman siya, pero gusto ko yung maging habit na ba na parang maging ano sa utak ni Legend na nasa bahay man sila or nasa labas, parehas lang sila ng ano, na kalmado sila. Yun ang para sa akin, ano ko, assignment ko sa sarili yun, na target ko yun na gusto kong makuha o may apply sa mga alaga natin. Pero syempre, after kong ilakad tong mga to, tatry ko lang ilakad dito sa mga puppy. Dito lang naman na yan, straight na yan, balikan lang sila na naka-leash. Yan. Yung panalay natin, nagpatulong ako sa anak ko, hindi isa kami salitan yung mga puppy. Ngayon kasi ang mga puppy, meron na lang tayo limang puppy dito. Si Atlas, which is Lupina, is nasa Calgary na. And then si Nami is naki Mike na. Na pinakita niya kahapon sa akin yung alaga niyang worth 16,000 na kumakamamo, grabe. 16,000 ang bili niya from Romania. Merle na pocket bully. Yan mga kamamo. So nagde-decide pa siya, after 2 days babalikan niya ako. Pero sasabihin ko sa inyo kung bakit siya babalik after 2 days mga kamamo. Yun. So ngayon magdadrive muna ako, pupunta ako doon sa paborito naming park and ipapasyal ko muna si Legend. Yan mga kamamo. Yan mga kamamo, ayan, pauwi na kami na Legend. Hindi ko na binidyo mga kamamo kasi talagang nakapokus ako kay Legend ngayon kung paano ko siya i-socialize. So may mga na-experience kami. Tinry ko siya sa aso na may dumaang aso. Ang tamang ano niya, pag may dumadaang aso or something ganun, huwag mo siyang ilalayo. Hayaan mo lang siyang nandun sa pwesto niya, hayaan mo dumaan yung aso. Pag yung talagang titingnan mo yung aso mo, kung ano yung ano sa mukha, yung facial expression ng aso, titingnan mo, mababasa mo kay Legend yung kung galit ba siya, kung excited. Basta malalaman mo kung mararamdaman mo kung susugurin ba ni Legend o yung ganun. Mga ganun bang example lang ba? Doon mo siya i-correct. Hahana, kukunin mo talaga yung perfect timing mga kamama, paano mo siya i-correct para sa susunod na mangyayari yun, alam niyang bawal na yun mga kamama. Kung si Cesar Millan nga, di ba sabi natin pinapanood natin, with a blink of his finger lang, sandali lang, nakukorek niya. Alam niya paano yung perfect timing ng pag-correct sa mga alaga natin. Si Legend, mabait naman to. Gusto ko lang maging ano siya, yung kalmado lang na yung energy niya is parang makontrol niya at makontrol niya sa tamang or sa tamang ano pagkakataon. Ina naman ang gusto kong anin niya. Tinry ko rin siya, pinetkin siya ng mga tao. Nayaan ko lang siya sa may apat na tao doon kanina nakatayo. Sabi ko, pwesto ko lang sa malapit sa kanila yung aso ko. Ayun. Tiningnan ko yung ano ni Legend, okay naman siya. Pinaupo ko siya, pinastay ko. Nagdala rin ako ng treats para every time na okay yung ginawa niya at saka maayos, binibigyan ko siya, sabi, tapos pinipraise ko siya mga kamamo. Iyon sa ngayon, iyon yung mga diskarte ko, iyon ang ginagawa ko para matutunan ulit niya ano yung magandang paggalaw pag ano nandito siya sa labas. And syempre masocialize siya ng gusto mga kamamo yan. So ngayon na yan, niwanan ko na siya. Kahit nakabukas ang pinto niya mga kamamo, hindi yan tatalong kasi nandito ako. Hindi siya katulad ng iba ng aso na parang ay katulad yan, papagas pa sa labas, diba? Hindi siya, kumaga, kontrolado ko siya pag ako nandito, hindi ababa yan. Goodbye na, goodbye. Yan. So ngayon mga kamama, uwi na muna kami at yung mga papi naman ng ani natin.
pagwawakin natin sa labas. Kasi maganda yung panahon, mga kamamaw. Nung nakita ko to, sabi ko, baka bukas walang gantong panahon. Sabi ko, di bali nang kahit nipasok mayamayang konti, i-train naman natin yung mga alaga natin. Sige mga kamamaw, uuwi muna ako at ilalakad na natin mga papis natin. Mga kamamaw, si ano muna ilalabas ko? Si Ana B. Yung iba, ipapaalam ko pa muna sa ano, sa mga owner nila, katulad ni ano, ni Diesel tsaka ni Soro. Ito kasi yan ang beekeeper natin eh. Kaya ano ko, dito lang naman sa may mismong bungad lang. Gusto ko lang makita nila na ayun o, dumada ang sasakyan, mga ano sila. Hanggang dito lang naman sa may backyard natin. Di na siguro ako lalabas dyan. Hindi na ako lalabas dyan. Dito na lang kami sa mismong looban. Come. Ayan ko lang, sanayin ko lang siyang ganyan. Come on. Ayan o. Ganda ni Ana B, mga kamamaw. Grabe o. Parang siya nga yung pinakamaliit eh. Kumbaga pinakamababa eh. Sa magkakapatid. Come on. Dito lang kami. Sa bungad lang. Gusto ko lang masanay sila. Masanay siya o. Ayan, upo lang si daddy dyan o. Ilalakad dun. Si Legend so far, mga kamama, okay naman siya. Kasi talagang kaya hindi ko na binidyo. Gusto ko, nakapokus ako dun sa aso. Nakapokus ako sa kanya para at least yung nasa paligid is na ano natin. Mas nararamdaman natin kung anong meron sa paligid. Kasi pati ako, inaaral ko din yung sa akin yung ano ko, yung nararamdaman mo, mga kamama, kasi nasisense ng aso yun. So, at least kung ready or alert ka, makokontrol ko kung ano man yung nararamdaman ko kasi nasisense nung alaga natin yun. Yan mga kamamaw, pinet kasi siya nung kapitbahay namin. Mabait kasi yan mga kamamaw kasi laging naka-update sa akin yan pag wala kami sa bahay. Nakabantayan dito. Tinatawagan niya kami pag ano. Tinatawagan niya kami mga kamamaw pag may something na nandito sa paligid. Sinisita nila pag may mga ano. Alam mo na yung mga pasaway. Yan o, so far yan, okay na. Bumaba na siya eh. Come. Take a little walk. Good job. Ano? Bait na si Hanabi. Hanabi, come. Good girl. Ay, nakamakamama, tuloy natin yung pinag-uusapan natin. Inyay na panin ko kay Sir Milan. Kasi sense din talaga nung aso o nung aso mo yung nararamdaman mo. Kaya kung sakaling may mga lalapit sa'yo or may mga bagay sa paligid, dapat kalmado ka lang din, mga kamamaw. Kasi the more na kalmado ka, the more mo maipapakita o mapaparamdam mo sa aso mo na safe ka, kaya hindi sila magre-react or hindi sila makakaramdam ng kahit anong pwede nilang gawin na baka syempre makasama sa aso sa paligid or something na tao sa paligid. Dapat talaga kalmado ka. Kumbaga i-ano mo rin yung sarili mo, parang kumbaga, kasi ako medyo hindi naman tayo kalakasan talaga yung loob natin minsan, kasi iniisip din natin, nakaka-apekto rin sa mga alaga nating aso yung paghawak ng leash. The more na pag ang grip mo is mabigat ang ano nila, sa ang pressure nun sa aso. So kailangan pag hinawakan mo siya, ano lang, parang light lang ang pagkakahawak mo sa aso, sa leash, ganyan lang siya. Para kasi ramdam niya yun yung tense eh, yung tension ng ano, hawak mo. Kung the more na mas magaan ang hawak mo sa leash, the more mas kalmado sila, kasi mas pinaparamdam mo sa kanila na okay lang ako. Don't worry, kaya ni daddy o ni mami to, kakalma yung aso. Mga kamamaw, promise, napanood ko kay Cesar Milan, talagang ano, ganun siya mag-try nung mga asong pinapaano sa kanya. Yeah. Yan mga kamamaw. So far ngayon, okay naman si Hanabi. Napag-iwanan kasi ito mga kamamaw, kasi ang lakas kumain ng mga kapatid, talagang mga buluwan kumain. Pero ito syempre, pag nabawas-bawasan na sila, makakain na ito ng maayos. Kasi hindi ko rin talaga gawain, mga kamamaw, yun, ang bobomba talaga ng pagkain ng tuta. Kasi tuta pa lang sila eh. Number one niya, mga kamamaw, yung pastern, kasi yung tayo niyan.
babagsak yung paa niyan. Ito una maapektuhan niyan yung po nila. Bababang ganun yan. Kaya dapat alalay ka lang magpakain hanggang until 6 to 7 months pa. Tsaka ka na lang dagdagan yung pagkain nila. Pagkain na nilang yan yung mga papi nila. Medyo nagsishake-shake pa siya na konti pero masasanay din yan. Kasugat sila kasi nagpe-play yan sila lagi ng mga kapatid niya. Kinamasta ko rin pala nakaraan si Atas kagabi. Nag-message na agad sila. Nag-yo. Ganda ng tayo niya, no? Hanabi. Pag kompleto na vaccine yan, lalabas ko na talaga yan. Talaga mag-walk na kami katulad ng walk nila Legend. Ang ganda ng tayo niya, mga kamamo. Try natin i-stock, mga kamamo. Try natin i-stock ng ano, yung mga taong dumadaan. Tara. Come. Ayan, ayan natin yung mga dumadaan. Ayan. Hanabi. Takot na mag... Ito yung kamamaw na nung nakaraan nagkalat sila. Ito yung naiwan sa taas, umiiyak. No? Marunong na yan. Ito mga ganyang simpleng ano, drum siya tumayo. Wala siyang pakialam sa paligid. Iyon ang maganda mga kamamaw. Iyon ang magandang makasanayan ng papi niya. Saan natin tali. Madali lang mag-ito niya. Medyo malikot lang siya pero medyo malikot lang yan, pero ano yan. Pero at least nakita mo sa paligid, wala siyang pakailan. Yan ang mga gusto kong ano eh. Ano nung aso. Kailangan masanay sila sa ganyan. Kaya kahit iti-training mo siya sa labas, kahit may maingay, may dumadaang ano, may ibang aso, wala silang pakailan. Yan ang maganda mga kamamaw. Doon mo masisimulan yung magandang training ng mga alaga mo. Good girl. Bigyan na natin. Yung mga mamaw, diba? Ang dami, may dumaang tao, may dumaang sasakyan. Doon sa gilid, may dumaang sasakyan. Wala siya kahit may maingay. Focus siya sa akin, lalo pag may tricks. Ano natin yan? Maganda mga kamamaw, ano lang yan? 10 to 15 minutes a day or 10 minutes a day lang mga kamamaw. Matatandaan ng mga alaga natin yan. Good girl. Kisali. Good job, good job. Kisali. Siguro namimiss nila mga kamama yung mga kapatid nila. Tahimik daw kasi nung umalis si Atlas kahapon. Nakakwento ni Mac ng misis ko. Tataka sila, lima na lang sila. Wala na yung yung dalawang makulit. Nabawasan na. Ayan mga kamama. Try natin si Mokang mga kamama na labas ko. Mama si Mokang naman na yan. Si Mokang. Medyo nagsishake siya ng konti pero alalayan natin siya. Huwag natin siya iwanan dyan. Yan ang ano kasi, madalang makalabas. Mamaya maging okay na yan. As long as alam naman niya, paramdam mo lang na komportable siya sa pwesto niya ngayon na hindi siya tuturo mo siya, gagawin mo siya kasi baby pa yan eh. Hindi na ni Mokang eh. Tayo mga kamamo. Ayan natin sila. Pag medyo ano na siya, okay na siya, doon na tayo natin. Try natin i-gate. Katulad ng ginawa natin kaya ano kanina. Ayan. Paparamdam na lang mga kamamo na okay yung paligid na. Kasi dati na ang bahala. Ayan, wala no. Mabilis mawalang ano nito mga tumakamamo. Ilang segundo lang. Paramdam mo lang sa tuta. Lalo pag ano. Kasi hindi naman natin siya nila napapalabas masyado. Puro dog food na basa yung nasa ilong. Kanina nagsishake siya, so wala nang tabihan mo lang mga kamamaw kasi kailangan talaga natin ano,
part ng responsibility natin bilang owner yung ano eh. Pagtitrain ng mga alaga natin. Kaya man may mason yun, mga mga. Ayan, yung mga ganyan, yung mga ingay na ganyan, yung mga may dumadaan, yun yung mga magagandang ano, part ng basic training nila mga mamaw para masanay sila sa labas. Ayan, ininong aeroplano. Lahat yan mga kamamaw, papaanom sa kanila yan. Iba't ibang klaseng sounds. Sanayin mo sila sa ganyan para wala lang sa kanila. Ayan, medyo naiiha pa siya. Excuse me, love it, daddy. Oh, nagsishake siya ng konti. Ayan natin siya. Gagayad lang natin siya. Bantayin lang natin. Mamaya magiging okay na yun ulit. Siyempre, putol ng kukoy na yun mamaya. Sinamin, pinutulan ko ng kukoy bago ko biligay dun sa ano. Sa kay Mike nung nakaraan. Sabi ko, ayan. May 3 days ka ng libre na hindi mo naisipin ko kung ng mga papi ngayon lilinisin natin. And mga mama, every 3 days yan, puputulan ko ulit yan. Pero tingnan mo yung layo nung koko sa sahig, di ba? Layo mga kamamaw. Kasi nga, naagapan natin yan since puppy. Napuputulan natin. Di ba? Yun ang maganda dyan mga kamamaw. At least, masasanay sila na pinuputulan mo sila ng koko. Yan. Yung dalawa, hindi ko nalalabas mga kamamaw. Si Soro at si Diesel. Kasi medyo busy ata yung mga owner nilang, bagong owner nila. Papaalam ko sana kung okay lang sa kanilang ilabas. So ngayon yung tatlo na lang muna nilabas ko. Bigyan natin trip. Yeah, first time outside, that's why he's shaking. Yeah, I don't have any complete boxing yet, that's why I don't bring outside. Yeah, thank you. Okay. Bye. Good girl pala, good girl. Yung mga ganyan, yung mga dumadaan, babatiin yung mga kamamaw kasi pag yung dumaan sila, di mo pinansin, nako. Di ko alam kung ano bang mga ano yung mga yan. Mga may mga higop mga kamamaw. Pag mababait naman, pansinin mo. Kahit yung iba nga, minsan nasa paligid mo, alam mo na ako magsalita. Huwag mo na lang pansinin para makaiwas ka na lang sa gulo. Okay. So, come, try natin mga kamamaw. Baba natin. Come on, let's go. Come on, daddy, come. Taka ng paa ni mukhang. It's okay. Hindi kasi natin nalalabas mga kamamaw kasi mas pinapriority ko kasi talaga yung kaligtasan ng mga to. Pag ano. So, pinakita ko lang sa inyo ano ang itsura ng papi pag hindi nyo pa nasosocialize sa labas talagang medyo ilagpas sila. Pero ano naman yan, pag siyempre, pag nakakompleto na boxing yan, labas na sila padalas. Katulad ng ginagawa natin kaya Hera, lalo sa Hera. Sanay na sanay sa labas yan. Kakamama mo, kahit may dumaang aeroplano dyan sa harapan yan, walang pakialam sa Hera. Kasi sanay siya sa ingay. Sanay siya dun sa paligid, ganun sa Hera. Kasi yung sa Hera nakuha natin summertime yun, kaya talaga, ano talaga siya, na-socialize siya. Nang maayos. Ito mga paping, ito mga bata pa naman to. Pag nakompleto ang vaccine, ready to go outside na. Ang laging dali. Nagawa malalambing yun mga kamama. Ayan, try natin si ano, si Chopper. Ayan mga kamama, si ano naman, si Chopper. Medyo nailag talaga sila, makita mo, di ba? Ayan natin sila, may mga dumadaang bike, may mga dumadaang ano, sasakyan, yung ingay. Ilang pa experience lang natin sa kanya lang. Ito, malamang ito, mabandang ano to, January. January 7, ready to go na to sa labas. Kasi kompleto na ano nila eh. Bakuna nila eh. Si Chopper. Nagsishake ng konti, pero pogi. Ganda ng tayo niya, no? Kakapal lang pa, mga kamamaw. Babe lang. Yan, so far sa nakita mo mga kamamaw, ito medyo malakas ang loob, mababa siya. So far sa nakikita mo mga kamamaw, si mukhang mahihiyain sa labas.
Si Hanabi, malakas ang loob pag nilabas mo siya dito. At takot siyang bumaba ng hagdan. Ito, nagtatry bumaba ng hagdan. Tingnan natin mga kamo, kakapit kong baka biglang tumakbo eh. Okay lang mga kamo, mga. Okay lang itong... Ayan, tarayin natin kung bababa. Come. Come on, come on. Diba? Pupogi at saka ang gaganda ng mga alaga natin mga kamo. Lalo siguro ka naka-aircraft itong mga to. Wala kasing aircraft dito sa Saskatchewan. Hindi ka napa-aircraft. Si Legend kaya na aircraft is galing sa Quebec. Ayun, nasakto may aso doon sa gilid. Para makita niya masanay sila. Pero syempre, kung maga sa bata, alalayan mo sila, wag mo silang pinalabas mo tapos di mo inalalayan. Imbis na turuan mo silang masocialize, parang pinobia mo pa sila. Ayun, gabay ka ng ganyan. Ganda, grabe oh. Sa mga interesado kay Chopper, ayun na, nakita niya na. Makapal si Chopper. Chopper na man. So ayan mga kamama, medyo sorry na, hindi pa tayo sa harapan ng basurat. Medyo nakapag-share tayo ng konting idea. Tsaka ano, panoorin nyo yung Cesar Melan mga kamama, lalo na dun sa mga dog owner na medyo may konting problema when it comes sa ano, sa mga alaga nila, para ma-maintain nila yung galawan ng aso nila at the same time yung behavior tsaka yung presence nila pag nasa labas. Matrain nyo ba na maayos yung parang tipong alam mo yung pakaramdam mo na pang tuwing ilalabas mo yung mga alaga mo is confident sila mga kamama. So ayun, panoorin nyo na si Sarah Milan, makakatulong yun dahil sa akin pinapanood ko siya madalas mga kamama. Sobrang ano, iba talaga yung pakaramdam mga kamama pag dog lover ka tapos pinapanood mo yung ganun. Minsan pa may times na parang natitiri ay ako eh, kasi nararamdaman ko yung nararamdaman na pressure tsaka tense or emotion nung ano, nung dog, nung owner nung aso. Makikita nila na halos parang almost i-give up na nila yung mga alaga nila dahil talagang hindi nila makontrol yung aggression, yung behavior ng alaga nila. Pero dahil kay Cesar Milan nga mga kamama, nung pinanood nila, humingi sila ng tulong, ayun, maayos na yung ano. At is imbis na mawala yung aso nila sa buhay nila, nandun pa rin, nakiparin nila. At the same time, both side, like yung aso, masaya sila dahil nandun pa rin siya sa pamilya ngayon. Tsaka yung mga owner, hawak pa rin nila o kasama pa rin nila yung mga alaga nila. So, kaya panoorin nyo para at least kahit paano, maikorek nyo hanggat maaga pa yung mga alaga nyo kung sakaling may something ha. At makasama nyo pa sila ng matatagalin mga kamamaw. So, hanggang dito na lang ang vlog natin mga kamamaw. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.